Hello everyone! So, welcome back again sa ating panibagong episode po ng Pagki-Crypto Trading dito po sa Abra Wallet. So, ngayon ay ipapakita ko po sa inyo yung panibagong kaalaman para po sa kung paano po bumili ng crypto dito po sa Abra Wallet. So, itong video ito ay para po sa mga hindi pa marunong o hindi wala pa pong idea kung paano po mag-buy dito po sa Abra Wallet. Okay? So, pero bago po tayo magpatuloy ay paki-subscribe po ang Janners TV sa ating YouTube channel, ganun din po sa ating Facebook page. Pwede po ninyong i-follow ang Janners Vlog and pwede po kayong sumali sa ating FB group, ang Abra Binance and Crypto Traders. Ayan. So, papakita ko na po sa inyo dito. Ano? Bale, so lahat kasi nagsitaasan, okay? So, tumaas siya. Pero, compared mo, tignan kasi natin si Bitcoin muna. Ano? Si Bitcoin ay bumaba, inabot niya ng 3,100,000. So, yun po yung pinakamataas niya nitong April 14, ano? Ayan. Nasa 3.74, pero kapag kung titignan po sa daily ay hindi lamang 3.74, may mas, nasa 3.1 talaga yan. Ngayon, nitong nakaraan lamang ay nagkaroon ng pagbulusok, ano, yung pagbaba ni Bitcoin. So hinabot niya yung pinakamababa na 1.5, okay, 1.5. Tapos bumalik ulit into 2 million and bumalik into 1.5 ulit. Tapos ayan. So mula napakataas po talaga ng binaba niya ni Bitcoin. Pero for the meantime ay we're hoping na sana ay bumalik na sa taas or sana hindi na siya bumaba pa, ano? So yan, kung year, kung bababa pa, naku, baka abutin ng 1M. Sana wag naman kasi nga medyo down na tayo. Pero for this time, kung titignan po natin dito sa ating Philippine price one day change, ano? So naka-green, halos lahat ay green. Mangilan-ngilan lamang po yung may red. Ayan. So, ngayon, maganda pa rin bang mag-buy? Okay? Maganda pa rin po bang mag-buy? Kung magbabay ka, titignan mo muna kung ano yung pinaka maganda. Okay? So, si Sol, pwede nating i-buy yan kasi nga malaki yung binaba. Pero, nitong nakaraan lamang, kung halimbawa nakapag-buy ka noon dito at na-tsambahan mo, ano, na nagkaroon ng pagtaas ni Solvcare, so meron po tayong, inabot po niya yung yung 25 to 26 to 28 pesos compared sa ngayon ang price niya ay nasa 7.86. So ibig sabihin nasa 200% po yung kanyang itinaas nitong May 22 to 23. Ayan, May 22 nga lang pala. Ayan. And now, so kung titignan po dito sa ad section, usually ito po yung isang part ni menu ni Abra na kung saan makikita mo dito yung pinakamataas. O, bakit ganyan? Bakit walang green? Naku po. Kailang i-update. Pero for, kahit pa paano, makikita mo na halos lahat ay nagsitaasan. Malaking ano na din kapag naka 30%, 20%, ano, ang itinaas ng isang crypto. Ayan, 43%. Ibig sabihin, talagang malaki po yung tinaas niya. Ganon. So, ngayon, kapag ba ganun po yung tinaas o tumaas po yung mga cryptocurrency at gusto mong mag-buy, tumingin ka ngayon ng mga, ng asset na mababa. Okay? Tapos, naka-red. So, yan. Pero hindi lahat ng naka-red ay mababa. Pero for now, dahil nga sa lahat nagsibabaan, meron po yung naka-red na hindi pa tumataas. Like, for example, this Feather Coin. So, itong si Feather Coin,
kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga crypto na pinakita ko kanina ay nag-positive na. Inabot ng 40%, 20%, 15%, 5%, or 10%. Ngayon, kung titignan po natin itong kay Feathercoin, wala pa siyang pagtaas at this moment, o ngayong mga oras na to. So yan, bumaba siya into 1.39 and then hanggang 1.43. Tumaas siya bahagya kanina pero bumaba. So maganda pa rin bang mag-buy? Yes. Oo. Maganda pa rin mag-buy. Okay? So ang pinakamataas na inabot niya is noong February, which is umabot into 3 pesos. Ngayon 1.43, okay? So pwede pang mag-buy. Sige. Pwede pang mag-buy. Pero disclaimer lang po na hindi po tayo tawag nito expert sa mga ganito. Pero nag-aaral na din po tayo about lang dun sa Binance kasi sa Binance po ay mas advanced po yung kanyang gamit, yung mga technicalities niya. Unlike dito sa Abra na ito lang po yung mga options na pwede kang na magamit mo, okay? So itong graph na to and at the same time itong time chart, ayan, and then yung price. Sa Binance kasi madami pong mga options, pero minsan yung sabi nga ng iba, lalo yung mga beginner, ay nakakalito. Okay, so depende na din sa inyo, pero once na maaral po ninyo yung Binance or yung ibang mga crypto trading platform, ay maganda po yung mga gamit nila. Pero this time kasi ang nangunguna na pinaka trading platform ngayon is yung Binance. Ayan. So pagpatuloy na po natin. Ayan. So punta pa tayo sa day, meron ng pagtaas konti ni Feathercoin or FTC. So magbabuy na po tayo. But then bago po kayo magbuy, you should have Philippine peso first. So meron po tayong mga vlog kung paano po mag-cash in dito sa Abra. Andiyan naman po yung add money section. And then naka-cash out din po siya or nawi-withdraw. Kung gusto po ninyong magpa-cash in or magpa-withdraw, i-PM lamang po ninyo ang Janner's vlog. Ayan. As long as merong available na na pang-cash in. Pero for cash out ay okay lang naman po. Just basta i-PM lang po ninyo. Okay, so dito na po tayo sa way kung paano po mag-buy. So exchange, ayan po. And then Philippine peso. Tapos tingnan po natin ang Feathercoin. FTC. Ayan si FTC. Bago po kayo mag-buy, 'yun nga yung sabi ko kanina, tiyakin po muna ninyo kung mababa po ba yung price at hindi siya dapat mataas. Lagi po ninyong iisipin na kapag magbabuy po kayo ay low price. Ayan. So, wag po ninyong pipindutin lahat ito kung ayaw po ninyo na lahat ng pera ninyo ay ma-exchange into Feathercoin or yung crypto na gusto ninyong bilhin. So, here, pwede mong i-type. Ang pinaka-minimum niya is nasa 240 or 241. Ang ano po doon is $5. Pero subukan po natin, para malaman po natin. Halimbawa, mga kahit 200. Tignan natin kung pwede. Okay, so bumaba siya. Ayan, naging 239 na lang. So hindi pwedeng 200 or mas mababa sa 240. Mga 239 pwede ba? Pero kapag mababa naman yung once na mababa yung trinade or ininvest or in exchange, wag kang mag-expect na yung halimbawa kahit naka 50% or 40% or kahit 10% man lang yan, wag mong i-expect na malaki yung malaki po yung kikitain or magiging profit mo. Kasi syempre mababa yung trinade mo. So pag magte-trade ka, pwede din naman siguro mga 300, 500, 1,000. Pero better kung meron ka mga 10,000, mga ganun, or 50,000, pwede pa, or 100,000. As long as yung pinakakaya mong i-trade. Okay? So, yon. So, meron tayo kasing 1,470. Ngayon, pwede po nating i-trade mga 500 pesos.
Ayan, para lang po ito sa beginner. So kung pero kung marami po kayong pera, pwede naman po ninyong mas lakihan. Okay? So mabibili po natin siya into 1.45 pesos. Confirm. Okay. Alert me when FTC moves 5% up or 5% down. So ibig sabihin, once na bumaba yun, magkakaroon ng alert, i-alert ka niya. And then kapag tumaas naman ng 5% yung binili mo, ibig sabihin ay ganun din, mag-a-alert din po. Okay, so nandyan na po yung alert. Next po, ay tignan po natin. So nabawasan yung Philippine peso natin and yung FTC, meron po tayong, ayan, 492. Sir, bakit po naging 492? Kasi yung iba, ano, dyan po kumikita si Abra Wallet or yung ibang mga crypto platform. Ayan. So, sa pag-exchange po ninyo ng fiat or ng Philippine peso into crypto, nagkakaroon po sila ng, ay meron pong fee na binabayaran o kinakaltas. Pero compared po ito sa CoinsPH, malaki po kasi ang gas fee ni CoinsPH compared to Abra. Pero mas maliit na naman itong si Binance. Okay? So ngayon, yung 500, nasaan na? Ayan, 492. So mga nasa 8 pesos lamang. Depende pa po yan. Ano? Hindi naman siya as in na ano, malaki yung gas fee ni Abra. So yun, 492. And then hintayin mo lamang na siyempre, yung ginastos mo is 500 or yung pinaka-capital mo is 500. So, ibig sabihin, once po na tumaas yung 500 mo maging 600, 700, maganda po yun. Pero napakaswerte mo, once na yung percent na yun ay naging 100%, 200%. Ibig sabihin, once na naging 200%, itong kung halimbawa ang magiging price niya ay magiging 2.43, ibig sabihin halos 100% yung itataas niyan. So yung 500 mo magiging 1,000. Okay? Kung halimbawa naging 200%, edi magiging 1,500. So ganun po 'yon. And once na magse-sell po kayo ay dito po exchange. And then papalit mo lang to halimbawa Feathercoin, nasaan yung FTC natin? FTC, pabalik naman po sa Philippine peso. Or kung ayaw mong Philippine peso, tingin ka ng coin or asset dito sa Abra na pwede mong bilhin at i-exchange mo papunta doon sa coin na yon or asset na yon. Okay? So, ganun lang po ang kumita dito sa Abra. So, I hope na this video ay nakatulong po para po makapagsimula po kayo ng pagki-crypto trading dito po sa Abra Wallet. So sa mga susunod naman po ay papakita ko sa inyo kung paano naman po kumita dito sa Earn. Ayan. Okay? So maraming salamat. And again, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Janners TV. Ganun din po sa ating Facebook page. Paki-follow po ang Janners Vlog. Mag-like, mag-comment, and pwede din po ninyong i-share ang mga videong ito. So happy trading po mga kaabra. Ingat!